konting kaalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit niya sa isang hadith na mayroon siyang nakita na isang lalaki na nakapasok sa paraiso at siya ay pagulong-gulong sa loob ng paraiso. So natanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa ng lalaking ito? Bakit siya bakit siya pagulong-gulong sa loob ng paraiso? So sabi ni Jibril alayhis salam, dahil ang lalaki na ito ay mayroong harang sa daanan na nakakasagabal sa mga tao na sanga ng puno. Ibig sabihin, sangalan ng mga puno, mga kapatid, na harang sa daanan, tinanggal lang niya yun. Kana ala daharit tariqiyo din nas. So dahil sa may sanga ng puno na nakakasagabal sa daanan ng mga tao, kaya tinanggal niya at tinilagay niya sa dapat na paglagyan o pagtapunan. At dahil doon sa napakalihit na bagay na yun, ay nakapasok siya sa paraiso. Kaya nga naman, anuman ang makikita natin sa daanan na makakapinsala sa kapwa natin, mapamuslim man o hindi muslim, ang dapat ay tatanggalin natin. Dahil yan po ang pinakamababang antas ng iman. Imatatul adha anittariq. Ang tanggalin mo ang mga anumang harang o nakakapinsala sa mga daanan. Kaya sabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahkiran na bil ma'rufi shay'a, huwag mong maliitin ang isang mabuting gawain dahil hindi mo alam na sa araw ng paghukom ay yan ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay makakapasok sa paraiso. So yan lang po mga kapatid, huwag nating maliitin na yung mga nadadaanan natin ay tatanggalin natin dahil napakalagi po pala ng gantipalan yan. Hindi, huwag sana tayo ang magisanhi ng pagtatapon ng mga nakakapinsala o kaya ay nakakasagabal sa daanan ng mga tao. Kasi kung yan ay may gantipala at ikaw rin ang maging sanhi na magtatapon ka ng mga sanga ng puno, may mga tinig o anumang mga basag na mga bote o mga balat ng saging na magiging sanhi na sila ay masasaktan at madadapa dahil doon madudulas, ay magiging kasalanan mo rin. Pero pag tinanggal mo yun, ay magkakaroon ka ng gantipala at hindi natin alam na baka yun ang lalhit dahilan kung bakit patatawanin ng Allah ang ating kasalanan. Muhammad Kana Ilm Clips.